Gandang hapon po sa ating lahat, mga mabubuting Pilipino. Nagpupugay po tayo saan man sa buong kapuluan ng Pilipinas at sa ibang mundo. Ang topic po natin sa araw na ito ay ang tungkol sa magiging katambal ng ating pambatong pambansang kamao nga ni Pacquiao. Sinong mainam na katambal ni Pacman? Ayan. So, nagagalak po tayo at dumadami na po ang mga deklaradong kampo magkakatambal at nauna na nga po dyan si Senator Go at President Duterte. Sumunod po si Pampilo Lacson, Senator Lacson at Senator Soto. At kahapon po ay nagdeklara na rin, kanina, ang tambalan ni Mayor Yorme Isko at Dr. Willie Ong. At exciting po. So, ang mga hinihintay pa ho natin na magdideklara ng kanilang katambal ay sino pa, walang iba, kundi Senator Manny Pacquiao na deklarado na po ng PDP laban noong nakaraang linggo. At sigurado na po 100%. Pero wala pa po siyang katambal at malalaman natin, pag-uusapan po natin sa araw na ito. At mga hinihintay pa po natin, magdideklara ng tambalan ay ang mga sumusunod, sina BBM at Sara, Duterte, Carpio, at maaari si Trillanes din. At sino pa yung pwedeng sina Cayetano. Yan yung mga lumulutang na pwedeng kumandidato pa. So, aabangan natin yan, mga kasipatudla. So, yung programa po natin ay sipatudla na mapapakinggan ninyo every afternoon at TTHS. Pero it so happen po na ngayong Miyerkules ay may special program tayo, may broadcast. So, pakishare lang po at pwede po kayong mag-comment, no? Bago ko po ipagpatuloy to, kasi kahapon po galing po ako sa lalawigan ng Tarlac at sa bayan po ng Concepcion, kung saan na malakas si Senator Manny Pacquiao. May mga na-interview po tayo doon, kabataan, mga Ilocano, mga Kapampangan at mga pangkaraniwang tao. At syempre po, pumbatiin ang mamaya, pag-usapan natin. Pero paunang bati po kay susunod na mayor ng Concepcion, Ari King Paras David. Ayan. So, marami po akong mga na-meet doon. Mamaya ako po i-discuss sa inyo at babanggitin yung pangalan. So, nakikinig po sa mga oras na ito. Si Brother Dan Salas, siyempre po ng Concepcion Tarlac, sina Mr. Rome Fabrica, sina ang MP Nation ni Colonel Danny Enriquez at mga members nationwide. Ayun din po ang mga PCCM. So, patuloy po natin. So, sabi nga po, ang pagkuha ng kapariha para sa tambalan ay dapat yung kapalagayang loob at sabi nga ay mapagkakatiwalaan sa lahat ng usapan, tandem, because kung parehong manalo ay sila po yung hahawak ng ating gobyerno or administration. Kaya importante po na kadikit, kasanggang dikit ang makakatambal. Ngunit, sino nga po ba ang pwedeng asahan natin na makakatambal ng ating pambansang kamao? Okay? So, sa mga lumulutang po ngayon, apat na ang namumuro na kandidato galing sa Luzon. Ngunit, sa Mindanao po, ay isa pa lang ang deklarado, si Senator Manny Pacquiao, at hinihintay pa natin kung lalaban din si Mayor Sara Duterte Carpio at si Senator Bongo. Okay, but anyway, pag-usapan po natin ay sino ba yung mainam na makakatambal ng ating pambansang kamao or ni Pacman. So, ang mga lumulutang po dahil yung mga negosasyon, dapat si VP Lenny, si Yorme Isko, pero deklarado na po si Yorme, so wala na po yun. Pero still, meron pa rin yung pag-asa dahil kahapon po nagpakalat ako ng mensahe na pwedeng magtambal pa rin si
Senator Pacquiao at si Yorme as VP, and then maging pangunahing kandidato sa senatorial si VP Lenny at siya yung magiging Senate President. Okay. Pero hindi pa naman totally walang saysay yon. But then, nagdeklara na nga po si na Mayor Isko Moreno kanina kasama ang kanyang tandem na si Doc Willyong. Pero sabi nga, hanggang October 8 hanggang November 15, pwede pang magsanib pwersa ang opposition. Yun po ang ating hahantayin. But so far ngayon, pag-uusapan po natin ang ating pambansang kamao kung sino yung mainam na makakatambal. So, ang mga lumulutang po ay, tingnan natin sa picture, parehong pogi, man, the Pac-Man and the Action Man. Ayan, kitang-kita nyo naman, pareho nang nakaganito. Okay? Yan po ay kilala nyo naman si Rapi Tolpo. Ginong Rapi Tolpo ay kinikilala sa kanyang programa at marami na rin pong natulungan. Okay? At yan ay Action Man talaga. Okay? Walang bahid dungis. At katulad din po ni Pac-Man, Action Man, mabuti ang puso, naglilingkod sa bayan. So, ipanalangin po natin na ma-work out yung kanilang tandem at magkasundo sila sa usapin na kung kumbinsi si Ginoong Tolpo, Rapi Tolpo. So, pwede pong maging name nila is Mantra. Okay? From the word money, salitang money. And then, yung Tolpo, Rapi, Mantra. Okay? And then, isa pa ho sa mga iniintay nating tambalan na maari din na sila dahil hindi ho bumababa sa panglimang survey. Laging nasa top 5 si Senator Grace po. At alam niyo naman po, siya ay tumakbo ng president nung nakaraang halalan. At I think pumatlo ata siya. Okay? Now, makikita natin yung kanilang tambalang picture. Si Senator Manny Pacquiao at Senadora Grace Poe. Alam naman natin na talagang kilalang kilala ang pangalang EPJ. Hanggang ngayon, meron pa rin programa ang probinsyano. Ayan. So, lahat po ay posible dahil hindi pa naman po nagsasara ang filing ng COMELEC hanggang October 8. But then, tatandaan po natin, hanggang November 15 ay pwede pa rin magpalit. So, ano naman po yung sa tingin natin ay pwedeng maging build up o mahusay na punto para sa kanilang tambalan. Siyempre, parehong kinikilala sa buong Pilipinas dahil pareho na hong tumakbo sa national na election being both are senators, okay? And then, halos malalaki po yung boto nila between 15 to 18 million. So, pwede na hong magpanalo ng isang presidente or vice presidente. Dahil alam nyo po, nung tumakbo si Pangulong Erap, siya po ay nagkaroon ng 13 million votes. Si EPJ naman, nasa 12 million plus votes. And then, si Pinoy ay 15 million votes. And si President Duterte ay 16 million votes. So, dahil nga po tumaas yung bilang ng mga butante, at maraming Pilipino ngayon ang gustong makaboto dahil sa kahirapan ng pandemya ay gusto nating iparating na yung mga boses ng mamayan ay doon nila idadaan sa balota. Okay? Kung against man sila sa administration or pro-administration or may bago silang kinikilatis para mamuno sa pamahalaan natin magkaroon ng bagong liderato at administrasyon na magsusulong para malabanan itong COVID na to, makabangon muli ang bansa, at syempre po, ang importante ay ang mga mamamayan na lubha nang nahihirapan. So, kailangan po ang pag-uusapan natin, ang dapat pag-aralan natin iboboto or ang iboboto natin yung essential. Ang essential ho is yung lubhang kailangan sa pamahalaan, hindi ho yung pang-sarili ang gagawin o pang-sariling pangungulimbat ang gagawin. So, kailangan ho, katulad ni Senator Manny Pacquiao, na ang puso binibigay niya sa bayan, sa masa, sa mahihirap. At yun po yung napakaganda. Sabi niya nga po, uunahin niya ang bayan bago ang sarili. Siya lang po ang presidential
nominee or candidate na nagpahayag ng ganun. So, sa amin pong pananaw, mismo patriotismo ang bayan muna bago sarili. Yan po ay isang napakabayaning panuntunan. Okay? At syempre po, sa paggabay ng ating Diyos, at syempre po sa mga leader na totoong magbibigay ng sarili sa bayan para hindi lang magsilbing pangako o magsilbing salita, kundi isa sa gawa po. So, higit natin kailangan ang puso kaysa mga salita, kaysa kagalingan, kaysa kausayan, kundi yung magagawa at adhika para sa bayan. So, bayan muna bago ang sarili. So, tuloy po natin, no? Yung tambalan na yan ay malalaman siguro natin within 7 or 10 days. Yes, opo. Mga ganong, hindi naman nagmamadali, pero siyempre, may mga kinukonsidera din po. So, siyempre po, paghahandaan dyan yung budget sa eleksyon, yung koalisyon, kung magka ibang partido, okay lang po kung isang partido, napakadali. Pero kung magka hiwalay na partido, not unless merong koalisyon, eh meron po ho yan mga pinag-uusapan. Kaya hindi ho ganun kadali magbuo ng isang koalisyon or group ng iba-ibang political organization. Siyempre, may kanya-kanyang mga panuntunan yan, pinaninindigan, prinsipyo at program. Pero sa isang banda po, isa lang po yung tinitiyak natin, magkakaisa sila sa layuning, mapaunlad at maibangon ang Pilipinas sa pandemyang nararanasan at nahirapan. So, at muli po, maibalik natin yung tiwala ng tao sa mamayan dahil ito nga pong kasalukuyang administrasyon, eh marami pong bumabalot na sabi nila yung katiwalian. Pangalawa, yung nawala na yung sense of parang nationhood at saka yung respeto. Okay? Kay kalabang political or kalaban sa mga issue, dapat to may respeto. So, yung mga nakikinig po natin, pakiusap po, laliman natin ang pangunawa, bandang huli, pagkatapos ng eleksyon, tayo pa rin po yung magkakasama. Ano po? So, as I have mentioned, kahapon po, I've been in Tarlac at natutuwa po tayo andyan na meet natin yung tatakbo pong mayor, si Harry King. Ayan, napakabait na tao sa sahong pastor. Ayan, si Harry King Paras David. Isang pastor at mahal na mahal ng mga taga Concepcion. Meron nga akong dalawang na interview doon. Sabi niya gusto nilang iboto sa darating na halalan si Harry King Paras David dahil napakabait, mabuting tao. Ang puso po niya ay nasa masa at nasa bayan. Talagang itong taong ito ay willing maglingkod. Sa mga susunod ng panahon, i-interviewin natin siya para mas makilala natin at may pakilala natin sa buong taga-Concepcion Tarlac. Saludo po tayo sa pag-welcome niyo sa akin, Ginoong Harry King David, future mayor ng Concepcion. At gusto ko rin pong batiin kasi nagawi din po kami, sinama niya ako sa Paniki Tarlac. Okay? Kung naalala niyo po, yung Paniki ay kilala lamang natin doon sa pulis na bumaril doon sa matanda na kumantang nye, 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 dahil doon sa provocation ng anak. Okay? So, nakarating po ako sa Paniki at napakaraming magagandang programa po itong si Konsehal and then abogado po, Attorney Charo Gonzales Oca. Mabuhay po kayo, Councilor Oca. Lalaban po siyang mayor ng Paniki, Tarlac. Plano po niya. At siguro in the future, i-interviewin din natin siya at malaman natin kung ano yung programa niya. Gusto ko rin pong batiin ang mga taga-iba't ibang bayan ng Tarlac na nandun po sa aming ugnayan kahapon, si Ma'am Amanda Antonio. Kumusta po kayo? Emeline Reliera, Niceta Magaluep, at si, siyempre, si Yancy, kaibigan natin yan, masipag na membro ng PDP Laban at PCCM. Talavera, Ibis Talavera, si Artemio Ines, si Johnny Gastilo, si Carlito Santo, Catalino Ignacio, si Elmer, ayan, Aquino,
si Ginoong Edgar Ayote, si Ginoong Henry Rueda, at siyempre po si Tim Balmones, okay, nandun din, at siyempre po si Attorney Makoy Toralba. Ayan, isa din hong lingkod bayan na ang puso ay talagang para sa bayan at para sa kapwa. So, babalik po ako siguro doon sa susunod na linggo at marami pa tayong mga interviewin. At makita po natin yung puso ni Attorney Charo, okay, Charo Santos, Charo Gonzales Oca. Ayan, wala ho akong magandang picture niya pero gustong-gusto ko yung term niya at panindigan na honesty is the best policy. Yan. Pagkayan po yung pinaninindigan natin, ay wala na ho tayong hahanapin pa. Wala na hong higit yan. Honesty is the best policy. So, sana ho, maraming politiko ang may ganyang paninindigan. So, hindi ko na po kahahabaan at muli po, binabati ko yung mga taga-impination sa panguna ni Colonel Danny Enriquez sa buong Pilipinas sa MP Nation. Magkita-kita po tayo mamayang konti. Mabuhay po. Hanggang dito na lamang. At muli po, bumabati sa inyo ang inyong lingkod, Kabayani Jerry Gomez, ang nagsasabing ang bayan muna bago ang sarili. Mabuhay po!